Tulungan mo kami maghila ng aming pagbiyaya at matagpuan at maglalaban sa mga simple mga bagay sa aming kapaligiran. At tulutan mo kami maging higit na maligaya habang ang arawan ni Jesus ay nalalagla. Amen. Awitin natin ang Halina Jesus sa iyo.
Subalit muna ang ulap ko ng pangdulusa at isuot ko ang walang hanggang kaninigin ng Diyos. Ibalaban mo ang kanyang kapira at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggang. Itatangyag ka niya sa lahat ng mga tao. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng kapiran at karangalan ng pagiging maka-Diyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na bulol. Tingnan mo ang iyong mga anak na nasa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay nagitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inalo sa iyo at kinalagad na palayo, ngunit ngayon ipinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian. Lawari na ako sa makaligang to. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang bulol. At kabahan ang mga lambang upang palatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakyatin sila ng Diyos at ibabalik silang masaya sa pangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang maniningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos na paggalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Wala nang ito inyong tanungin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang panalabig ko sa inyo ay kasinungtaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Dinadalaan ko sa Diyos na magibayo ang inyong pag-ibig at kasangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa ngayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangian sa loob sa inyo si Jesus Kristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayawangan. At makikita
may niyo ang Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon. Ang kinig na sumisigaw sa daan. Ang paanyaya ni Juan Bautista. Ang pasimula ng pagliligtas ng Diyos. So sa Ebanghelyo po natin na pakinggan natin ang tingnan po natin ay ipinahayag ang mga leader ng kapanahon na ngayon na ito yung mga namumuno sa bayang Israel, political and religious leaders. Kung may kumakita po natin pagkandami kasi si Tiberius, ang imperador, ito po yung Roman Empire, Roman Emperor, na ang Roman Emperor na siya namumuno ng kapanahon ngayon sapagkat ang Israel ay colony ng Roman Empire. Si Pontius Pilate, sa iyong gobernador, sa iyong kinakawal ng Roman Empire sa Israel, and then yung pong letra na akyo sa iyong Israel, sa tatlong maliliit na tinatawag na kingdom, yung isa ay kay Herod, yung isa ay kay Philip, at yung isa ay Kanasanias. So, kung Israel ay hinati sa tatlo at yung religious leaders na katawagin naman ay puno mga pari, high priest, si Ananias at si Caiaphas, So, maaari yung pangusahin po natin ay ipinapamanig yung panawagan ng Panginoon sa panahon na itong nangyari na ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pangyaya na tumirin ang landas ng Panginoon. So, tuwid na landas, tuwid na daan, ginagamit ngayon ng isang political party. Pero kamamagay yung tuwid na daan, kung tawagin po natin, na ipinahayag sa Ebanghelyo na kutusin po ay ginamit ni Jesus sa mga salita na ipinahayag po ni Propeta Isaias. Ito yung natin po nang magbasa. Kasi ito yung panahon na kung tingnan po natin ay nais ng Diyos na tipunin ang kanyang bayang Israel. At para maging po niya, ang mga sinasabi niya, pinapabalik niya yung lahat ng mga Israelita sa Israel. Kasi bakit? Nagkalat gawa ng digmaan. Gawa ng hindi maayos ng pangalaga ng bayang Israel. Gawa kasalanan. Kaya ang sinasabi, inihanda upang itong mga nawawala, yung mga hindi malaman kung ano yung kanilang gagawin, ay muli makabalik sa Israel at tunay na nakapagpig mo sa Diyos na nakapagpigtas. Ito yung kinakailangan sa kapungkaran upang tunay na pakinabangan ang pagdating ng tagapagligtas. Yun yung paanyaya na inakita po natin sa Ebanghelyo na inuulit ko yung paanyaya ni Propeta Isaias. Tayo po ang bayan ng Israel. Tayo po ang bayan ng Diyos na kung saan ay patuloy na tinatawag
panahon, tuwing lagi ng aming landas. So, bago ko maram, bahagi yun ang usan ay isang image na ibinibigay yun sa atin. Kapag sinabi natin tuwirin ang daan, ay bilang mga mananampalataya ay yung image ng sakramento ng kumpisal. Para po sa iba, yung political party, yung image sa kanilang inano, ay di maalis ang corruption, maalis ang hindi pagkabantay pantay. Sinasabi nga na binibigyan na ang lahat ay makasabay o mahihina, ay makasabay sa mga malalakas. So, yun yung kanilang image. Pero sa akin po yung image sa kung saan ay nag-igig natin bigyan ng konsena. The image of the sacrament of reconciliation. Ang bahagi po na kuntingan po natin ay ang pakipagkasundo. Kung tusin po, ano ba yung image na ibinigay po sa atin ngayon sa Ebanghelyo? Anong una? Yung baptism. Binyag. For those who have not yet believed, siguro naman ay wala pa sa mga wala na naman sa atin yung kung hindi binyagan. Pangalawa, ay ano, yung pagpapatawad ng Diyos. Yung image of reconciliation. Yun po yung bigyan natin ng presence. Sabagat, bahagi ko na marami mo sa atin may tuturo na kung mapapansin po natin, pagkapag binigyan natin ng konting pag-inilay ng nakaraang linggo at bigyan namin ng paanyaya, sabi nga ko natin ng nakaraang Martes, ay nagkaroon na mga bayo ng kumpisalang bayan, yun ang ating schedule. Pag yung sakali pa noon na kayo magkaroon ng pagkakataon ng pagkakumpisal, ay malaki rin po ang maitutulong ni po. Ano ba yung itinuturo ng image ng kumpisal o ang sakramento ng pakipagkasundo kapag sinabi namin tuwirin ninyo ang landas ng Panginoon tungkol sa pagbabago? Ano una? Na yung tunay ng pagbabago, a genuine development could not start without God. Yun po ang natin kalimutan. History tells us na may mga tao nag-aakala na pwede nilang makamit ang pag-unlad na hindi kasama ang Diyos. Maging ito man ay nakalipas at saka sa lukuyan. Katulad halimbawa ng ano, yung Nazi Germany ni Hitler. Pag-aakala niya na pwede niyang mapaunlad na hindi na naniniwala sa Diyos. Ang mga komunista, dahil silang purahin ang Diyos, na sa kanilang paninilay na nga, wala ang Diyos, pero hindi. Hindi mo namin makikita yung tunay ng pagbabago at pag-unlad ng ating lipunan kung wala ang Diyos. Hindi namin pagkakalabanan ng anumang huli ng pagbabago mula sa pagkakaasala patungo sa pabanala o sa hindi pagkakaasala. Tawagin na po natin ay hindi natin maalis ang pangurako kung wala yung pagkikiwala sa Diyos. Kung simple, kung tawagin po natin simple, gawa lamang na kasi ako ay human element. Hindi. Bakit? Kasi bahagi ko lang pagkatao ng isang nilalapit sa daigdig na ito, na dahil ay nagkukulang ang pagtutuwid sa natasang Panginoon, ang pagpapatag ng mga tuntok na kinakailangan para sa daraanan ng Panginoon ay nakailangan ng tulong ng Diyos. Pero yung kumisa, hindi yung makita rin mo natin sa ating kumpisal. Kasi akala ang iba, kapag tayo yung kumpisal,
Eh, para kumisan ko iba, ayaw mag-umisan kasi sabi na, ang dami-dami ko namang kasalanan. Bahagi yun na naranasan ng tao na tayo nagkakasala sa daigdig na ito. Yung kanyaya ko ng ikalawang pagbasa sa surat ni San Pablo, kung sabi na, continue doing good. Yan po yung patuloy ng panyaya. Pero hindi natin may aris na kung isang na tayo nagkakamali, tayo ay namimimanok, tayo ay nagkukulang. Kaya kinakailangan natin na rin tumapit sa harapan ng buhay na kapal. Na makita ko natin na ito ay hindi namin magagawa, gawa ng tulong ng Diyos. At ito yung binibigay ng sakramento ng umpisa. Hindi mo na mahulugan na kapag isang tao ay umpisa ng umpisa, hindi na mahulugan na mas marami siyang kasalanan kaysa kung sa hindi na umpisa. Hindi. Ngunit gano'n yung pinapakita na ang isang tao palagi na umpisa. Kailangan mo ang tulong ng Diyos para kapaglabaran ko ang anumang uri ng pagkakasala. Kailangan mo ang tulong ng Diyos, ang kanyang awa, ang kanyang pagmamahal, at pangalagalalo, mapagdabaran ko ang mga kasalanan ito. Yun po na ang makita po namin. Lalo-lalo na ulo sa mga mga orientation pong simbahan, sabi mo na mayroong tungkuli ng mga umpisa. Hindi lamang po sa panahon na tayo nagkakasala ng malaki. Kapag talaga nagkakasala tayo ng malaki, maumpisa talaga tayo as soon as possible. Pero yung kahit na po yung maliliit na kasalanan, sabi mo ba, ay kumari ng umpisa tayo ng mga beses sa mga isang taon, yung panahon ng Adverbo at panahon ng Maresma. Yung iba ko, mayroon sila iniatas kung namang umpisa every month. Katulad na po ng mga amusulan ng panalangin. Pero hindi na wala na dahil sila yung kailangan ng umpisa, mas makasalanan sila sa atin. Hindi po yun ang basihan. Ang basihan ko kung bakit po tayo ng umpisa nito. Ipinapakita ko na kailangan mo ang buong Diyos. Mas nakikita ko na kailangan ko ang lakas na ibinibigay ng Diyos na kailangan mo ang kanyang awa para panglabanan ang anumang uri ng pagkakasala. Yan po yung isa na bago na kung saan makita po natin sa sakramento ng umpisa. Hindi po yan parang gas chamber. Kasi yung confessional box, so ang kumisan akala natin ang parang chamber. Chamber ng pagpaparusa. Hindi. Bahagi yun na kung saan yung nakita po natin. It is a place of God outpouring mercy upon those who would like to ask His help. At yan po ay lalong pag-itibayin sa panyaya, lalo-lalo na sa pinahayag po ng Santo Papa ngayong taon na ito, taon ng awa, ang awa ng ama ng salamat. Bahagi nito na makita rin natin sa sakramento ng umpisa na hindi po ito, hindi rin po ito counseling. Kasi akala ng iba ay counseling yung sakramento ng kumpisal. Kuminsan mo ginagamit ng counseling, pero kuminsan baka mo nga yung malito. Kasi, ang sabi ng iba ay, mayroon mong mga pagkakataon na kuminsan ay nangumpisal na napakahaba, humingi na ng counseling. Pero sana po, huwag natin kalimutan na yung sakramento ng kumpisal ay hindi counseling kasi pangakala ng iba ay wala naman sinabi sa akin ng pari na counseling. Well, siguro po, ginukuha natin yung pagkakataon. Pero sana mag-ibon tayo. Mag-ibon tayo na ito. Na kung talaga gusto natin mag-counseling, ay kumuha mismo tayo ng pagkakataon
na tamang oras for counseling. Yung confession po ay hindi counseling. Lalo-lalo na ang mga kumpisa ng bayan. Pwede mo kayong hindihin ang appointment simply for counseling. Kasi baka akala ko, eh, wala namang sinabi sa akin ng pari. Hindi na ako parang hindi kumpisa. Hindi. Iba po yung counseling, iba yung kumpisa. Nagkataon lang ang kumpisa yung iba. Inumuha rin nila yung pagkakataon na doon humingin ng counseling. Pero sana po, masanay tayo na yung kumpisa ay yung pagkasabi ng ating kasalanan at yung pagpapatawad ng ating kasalanan. Hindi po yan yung panahon ng counseling. Kaya paano ba rin po, no? Na bago tayo pumunta sa sakramento ng kumpisa, lalo-lalo kapag panahon ng Advento at Quaresma, magkaroon tayo ng examination of conscience. Ano yung pwede namin magbasihan ng examination of conscience? Yung sa mga utos ng Diyos. Yung virtues. O di kaya ay yung buong mga yung seven capital sins. Or pwede rin mo yung eight beatitudes. Yan ay pwede natin magbahagi para kapag tayo ay nag-umpisa, alam na natin yung ating sasabihin at sabi na ako kapag tayo ay nag-umpisa, kahit na mapagsisi na, inaaram na lang natin yung social dimension na nais na ipaiwati ng buong nagkabarat, tubos din natin pakinabangan. So, bahagi mo na kung saan yung nakita po natin lalo na ito yung panahon at pagkakataon na nais natin maramdaman ang dakilang ama ng Diyos. Kaya rin po paalala ay huwag mo na akong sabihin yung kasalanan ng inyong kapitbahay. Kasi kung isa may mga nangungumisa, kinikwento pa yung kasalanan ng kanyang kapitbahay. Kung isa mas mahaba pa yung kwento ng kanyang kasalanan ng kanyang kapitbahay. E baka sabihin sa inyo ng pare, dahil sa dami mo ng kwento ng kapitbahay, kung baka sabihin ng pare, kasi sa kasalanan mo, magdasal ka ng tatlong ama namin. Sa kasalanan ng kapitbahay mo, ikaw ay lumuhod, ikaw ay maglakad ng panahon, kasi bahan ang kaya po. Kung isa nung kasi hindi natin napapansin, yung sinasabi ng ulan natin, ay kasalanan ng ibang tao. Hindi. Kasalanan mo lang. Kung isa may mga tao na ikwento na nakakahap yung kasalanan ng kanyang kapitbahay, nakalang mo ganyan kung ano yung kanyang kasalanan. Kaya kung isa tiyatan mo, anong kasalanan mo dyan? Eh, padal na galit mo ako. Yun lang pala yung kanyang kasalanan. Sa dami ng binanggit niyang kasalanan ng kanyang kapitbahay, yun ang kanyang ikinagagalit. So, pero ito ang bagay na kung saan yung makita po natin. It is your own personal relation with God. Na kung saan po ay nawa ay makita mo yung dakilang awa at pagmamahal ng buong may kapal na nangis niya ibigay sa sakramento ng kumpisa. Isa rin ang hindi kung doon sa mga nangumpisa kung tapos na kayo sabihin niya ng Father, ito po ang lahat ng aking mga kasalanan. Or, sa effect na makita ng pari na tapos ka na, hindi nang maghihintayan pa kayo. So ito po, bahagi lang ang ilang lang sa pagkakataon. Pero ano yung nais na kayo wato ng buong magkapan? Tumirin niyo ang landas ng Panginoon. At yung pagkutumin natin sa landas ng Panginoon ay hindi sa lahat yung nagpupula mismo sa dakilang awa na ipinagkakaloob ng tuwong may kapal. Bahagi yun na kung saan ay makita ko natin lalo-lalo sa sakramento ng kumpisa. Kumpisa na may mga tao rin, hindi niya malamang kung ano yung kanyang gagawin. Nagugulumihanan siya, marami siyang problema. Alam niyo kung isa nung sinasadis ko sa kanya,
Kasi kung minsan may mga tao, marami nang pinuntahan para humingi ng advice. Hindi niya pala alam ang kanyang gagawin. Alam niyo, at isang may tutulong sa kanya, sabi mo sa kanya, go to confession. Pumunta ka sa confession. Sabi mo sa pari ang mga kasalanan mo. Kasi kung minsan hindi natin pakita yung ating tamang dinadaan na nalabuhan tayo. Kasi bakit? Kasi baka puno-puno ng putik ng kasalanan yung aking harapan. Simply because sa pamamagitan ng paglapit namin sa buong may kapal sa sakramento ng kumpisan ay may maibigay sa atin yung tamang landas na tinatahak natin. So ito yung hapon na ibinibigay sa atin ng buong may kapal. At sabi ko pa po, ngayong taon na ito ay lalong panitibayo ito sa pamagitan ng pagbubukas ng pintuan ng awa ng Diyos. Sa December 8 ay bubuksan po ang pintuan sa Roma na pintuan ng awa ng Diyos. Dito sa Diocese ng San Pablo, meron tayong dalawang door of mercy. Sa Lantaya, bubuksan daw sa December 11 yung Shrine of the Holy Sepulchre. At sa Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Pagsakan, Laguna. Ito po yung dalawang pintuan na pwede yung nating puntahan para makita po natin yung tunay na dakila at awa ng Pope Kapal. Pero hindi lamang po ito mga pintuhan na ito na nakita talaga bilang door of mercy. The door of God's mercy, Bishop Napoleon, ano? The sacrament of confession. The sacrament of confession. Hindi lang po yan tuwing 50 years. Hindi lang tuwing jubilee year. Or at any time. Kahit na hindi yung schedule ng pamapakumpisan, makipag-coordinate lang po kayo sa opisina at dahil sasabihin kala gusto mo pamumpisan and then pwede mo magkaroon ng iba. Pero tayo po at least ay mapag-first Friday eh meron tayong kumpisana sa ating parokya. Bahagi yung ako sana yung makita mo natin na tulad ng pagyaya ni San Juan Bautista. Tuwiri nito ang landas ng Panginoon. So ito yung dalangin natin sa rapan ng Pope Kapal. Nanawa, huwag natin kalimutan sa dakilang awa ng pinagkaloob ng Pope Kapal. God established to His Church the sacrament of His great mercy through the sacrament of reconciliation. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na ito para tunay namin makita ang kanyang awa at pagpapala. Nang sa ganun, madaanan natin ang isang patag na daan at matuwid na landas. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga pagkakataon sa amin. Na may gawa ng
pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay ni Libi, nanaob sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na bunay na maguli, umakyat sa langit, naluluglog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tukong sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang panawagan ni Juan Bautista na magsisi at maganda sa pagdating ng Panginoon. Puno ng kagalakan at pananabik. Ipanalangin natin sa Diyos Ama. Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Naway hindi tapat na tagapagbalita ng kaligandahan ng Diyos at Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga reliyoso at reliyosa, at mga leader laiko, kahit na sa mga panahon tila sila ay nag-iisa sa ilang, manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo kami sa pagdating ng iyong anak. Naway tapakan ng mga nasa kapangyarihan ang lambang ng katiwalian, tibagin ang brod at bundok ng mga makasariling layaw, at patagi ng bakubakong daan ng paninigil upang kanilang mailanda ang daraanan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ihanda mo kami sa ipagdating ng iyong anak. Naway pangalagaan ng mga pamilyang katoliko ang kanilang pananampalataya at ipamahagi ito sa kanilang pananalita at gawa. Manalangin tayo. Panginoon,